Para mo dito. O yan, no? Lagatik. Ah, ito. Mas maliit talaga yung tunog nito against dito sa dalawa na to. Mas matinis talaga yung tunog dito. Kaso, parang wala ka na marinig na boses. Welcome to my YouTube channel. For today's vlog, oh, ito, lintik. Pahabol na naman ang vlog to. Yung dalawang alalay na naman dito sa paring Panday, tsaka si, ayun, oh, dalawang poging master, oh. Oh, kape. Oh, yeah. Naisipan ko mag-vlog, oh, talagang pinilit ko mag-vlog ngayon dahil mga tlong araw na naman na wala akong content. Tapos, ano oras na? 6:18 na ng gabi. Kaya kailangan ko mag-vlog pahabol. Dahil, kinabi, galing kaming service, eh. Alam niyo naman buhay natin, eh, home service, tapos dito sa shop hirap maghanap ng pera. Kaya ito, singit vlog na naman ang tawag ko rito for today's video. Dahil wala ako nang maisip ng content, eh, gagawan ko ng video yung sabi ni sir na mas matibay itong pyeso against sa Twitter na normal, pero mas matinis yung tunog ng demagnet na Twitter against dito sa may pyeso Twitter. Pyeso to, makasabihin nyo, may magnet to lang. Kailang magnet to? Yan o, plastic o. Ayan. Na ngayon, salamat sa kanya dahil karoon ako ng ideya na gawan ng content ito para kahit pa paano may upload ako pang-update ng channel natin. Ayun, yun yung mission ko for today's video. Kahit mga ilang minuto lang, ah. Ngayon, ang gagawin natin is ititesting natin ito, patugtugin ito, pyeso, ito plus itong dome. Itong dome, Twitter, no, metal dome. Plus ito, ano ba tawag dito? Bullet Twitter ba to? Yan, no, titanium Twitter, 700 watts. Pakinggan na lang natin kung sadyang matinis nga ba yung tunog nito na mga itong Twitter, yung demagnet against dito sa pyeso. Ayun. Gagamitin ko na filter capacitor ay yung lagi kong ginagamit, 3.3 na audio failure. And then, siyempre, lagyan natin ng 10 ohms para safe yung Twitter natin. 10 ohms na 10 watts. Itong pyeso, kahit di mo nalagyan ng filter capacitor to, eh. Okay lang kasi ang loob nito, kakalam ko may filter capacitor na ito, eh. Yan. Pero lalagyan pa rin natin para pwedeng una lagyan ko, tapos din subukan na wala para marinig natin tunog niya kung may pagbabago ba. Ang uunahin ko is pyeso na agad siguro. Pyeso na. Yan. Mamadali tayo kasi anong oras na, eh. Mamaya magsasara na kami. Yan. Unahin natin to. Ipopost ko na lang yung camera. Tayo tagahawak ng camera, eh. Wala rin yung stand ko rito. Yung stand ng cellphone ko, wala. Kaya, post ko muna. So, ngayon, ito yung una kong sinetup. Ang ginamit ko is resistor lang muna. Resistor, walang filter capacitor. Kasi, pagkakalam ko talaga, may filter capacitor na sa loob yan, eh. Pag may time, buksan natin yan. Yan. Tapos 10 ohms, ito yung filter, hindi ko na kinabit to. Ito yung unahin natin. Papa tugtugin. Yan, medyo nagmamadali tayo. And then amplifier natin, DB UMAC na 1518. Audio source natin is laptop. Ayan, ito pakinggan natin. Yung setup naka-low, gitna lahat. Oh, gitna natin para yung tunog is mag-synchronize. O yan. Ayan, oh.
okay rin naman tunog niya. Hit na lang kayo ng headset para mas marinig nyo ng maayos, para naikukumpara nyo yung ito and then ito, para may choice kayo kung alin yung gagamitin nyo na Twitter, di ba? Ayun, salamat sa iyo sir. Ito na yung sabi mo na mas matinis yung tunog ng mga debug net against dito sa piezo. Pero kung sa tibay daw, mas matibay yung piezo. Totoo naman talaga yan, kasi mayroon na akong video nyan. Nauna yung nasira yung ito kaysa dito sa piezo. Yan o. Angas, lino ng tunog. Wala nakalagay kung ilang watts eh. Wala o. So ngayon, lalagyan ko siya ng filter capacitor. Tingnan natin kung ano mangyari sa tunog niya. Teka lang, pause ulit. So ayun, ito. Nilagyan ko siya ng filter capacitor na 3.3 na 250 volts Renko. Audio filler, Renko, sorry. Audio filler para. Yan. Tingnan natin yung tunog niya. Medyo lumaki yung boses nung nilagyan ko nito. Nawala yung clansing niya. Parang nagkaroon siya ng boses, no? Pero para sa akin, mas gusto ko yung ganitong tunog eh. Ayaw ko rin yung sobrang ipit yung tunog ng Twitter. Pero kayo, kanya-kanya naman tayong diskarte o panlasa sa panunog eh. Ayun, balik. May bisita tayo eh. Ayan. Na pagmarites tayo eh. Ayan, saan ba tayo? Yan, mas ganyan yung tunog niya pag may filter capacitor siya. Mas matibay yan. Ayun, para mas mabilis tayo, punta na tayo rito. Ito, Dome, Twitter. May gabi na. O, yun, ito na. Kinabit ko na. Dome, Twitter na Pro KMDT 100 Metal Dome. 100 watts doon nakalagay, oh. 50 watts, nominal, 9 watts, ohms. O, yan. Concert na professional, made in Achi. Metal Dome. Yan. Pakinggan natin yung tunog niya. Filter capacitor and then 10 ohms na 10 watts. Oh, wala pala yung tugtog. Ayan. Parang mas mabosis pa nga ito eh. Mas mabosis pa ito against dito eh. Kung ikukumpara ko sa tunog niya kanina, basta gamit na lang kayong headset kasi mahirap yung pabalik-balik tayo ng koneksyon. Gabi na at saka haba lang video natin. And so, mas malaki yung boses niya, samantala 3.3 lang yung nakalagay dyan. Siguro mas maigi, lagay dyan mga 2.2 lang. 3.3 kasi nakalagay, oh. 3.35. Kaya siguro mas ma-vocal siya ng konti. Ano? Yan, lumalagatok na nga siya eh. Yun siguro yung pinupunto ni sir, na yung may medyo matinis yung tunog niya, konti. Yung kalansing. Ayan, basta may paparinig ko lang sa inyo yung tunog. Pero kung pag-ambingin ko lang silang dalawa, parang wala naman na iba. Parang wala naman na iba na tunog. Kung papipiliin ako, mas gusto ko pang ang tunog nito eh. Against dito eh. So ngayon, lipat tayo ulit dito. Itong, ito, Titanium Twitter pala. Titanium Twitter. FT Star. Gawa ng Mega Pro. 700 watts oh, Super Twitter. 4 ohms to 8 ohms. Ngayon, lipat ko lang yung resistor and then filter capacitor para matapos na tayo. Ayun, ito. Naikabit ko na rin dito yung filter capacitor and then resistor sa titanium Twitter ba tawag dito? Or bullet Twitter. Kasi may bullet siya. Yan. Ayun.
Medyo malaki lang talaga watch nito, bro. Ah, hindi. Parang same lang yun. Kasi ganito, kakapal, pusingkapalan din ng magnet nila o dalawa, o. Ayun. Pakinggan natin yung tunog niya. At lalong gumagabi na. Yung dalawa, o. Seryoso. Ako na lang naantay nito, eh. Ayan. Yun, o. Ito yung pinopoint siguro ni sir na tunog. Yung mas matinis talaga yung tunog ng ito. Baka itong Twitter na to. Ito kasing, ito parang mid-quanto eh. May kwan ba? Mid-high yung dating niya. May boses talaga konti ito. Yan. Sensitivity. Frequency response niya is 1K to 20 Hz ito. Wala nakalagay na kwan eh. Na frequency range eh. Baka sa frequency sila na iba nito. Kasi yung coil nila magkaiba eh. Yung coil, ito yung coil nito. Yan. Samantala, yung ito naman, iba yung coil niyan. Ito yung coil niya oh. Para may idea na rin kayo. Kaya siguro sa tunog, nagkakaiba sila. Ngayon oh. Yan. Ayun, sana nakapagbigay idea ako. Oh, balik tayo rito. Yan, dire-diretso natin tunog niya. Ayan oh. Ito talaga yung matinis na tunog. Kumpara mo dito. O yan, no? Lagatik. Ah, ito. Mas maliit talaga yung tunog nito. Against dito sa dalawa na to. Mas matinis talaga yung tunog dito. Kaso, parang wala ka na marinig na boses. Masyadong maliit. Ayun, hanggang dito na lang yung video natin kasi gabi na. Naway nakapagbigay ako ng ideya. Tsaka salamat sa nag-comment kahit papano eh. Mayroon akong content. Ayun, bahala na kayo. Bahala na kayo mamili. Gamit na lang kayo ng headset. Kung ano yung mas gusto nyong gamitin na Twitter. Ito ba? Ito ba? Or pyeso? Ito, tsaka disclaimer. Pahuling patapos na yung kwan ko bago nag-disclaimer. Ito, yung content nito is para lang naman to sa mga maliitang setup lang naman. Kung gusto nyo malaki, mag itong Twitter ang gamitin nyo. Malalaki. Ayun, bago tayo magtapos, mapromote muna tayo ng, siyempre, shop natin. Unahin natin yung shop. Diba? Sabi ko nga, kaya ako ginamit dahil nag-service kami. Sa mga gusto magpapaservice, basta TV lang, wag lang amplifier. Kung TV, nagsiservice kami. RJ Electronics Repair Shop. Ito, yung dalawa. Yung contact number, para hindi na ako magsasabi. Ayan, ito. Tingnan nyo na lang. Oh yan, screenshot nyo na lang yan. RJ Electronics Repair Shop. Tapos kung gusto nyo naman mag walk in o dadalin dito, lapit-lapit lang dito sa amin. Number 41 Don Julio Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo, Novaliches, Quezon City. Yan, sa mga nagsiservice, pwede nyo akong kontakin dyan sa may number na naka-plus dyan. Ayun, yung YTC, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman paki-subscribe, like, share, and then paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga sunod na video natin. Facebook page, Solid GTV. Pwede tayo mag-kwan doon sa mga gusto magkipag-transaksyon. Doon na lang sa may Facebook page para hindi tayo ma-spam. Doon na lang kayo mag-comment o may katanungan kayo sa akin. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.